dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Kapag tinadhana, ilang taon man ang lumipas, gaano man kayo paglayuin ng pagkakataon, paglalapitin pa rin kayo ng taling nag-uugnay sa inyong dalawa. First love versus true love. Parehong nagbigay ng pagkakataon para maramdaman ang pagmamahal sa magkabilang panahon at pagkakataon. Dear Papa Dudut, habang pinagmamasdan ko ang piraso na papel na hawak ko ngayon ay tila ba may bumabalik sa alaala ko at nakapagbibigay ng ngiti sa mga labi ko. Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Nette. Isa po ako sa mga avid listener mo sa iyong programa. Taong 2007 noong una kong mapakinggan ang boses mo. Naisipan ko pong magbahagi ng aking kwento. At pag-asa na naway sana ito rin po ay inyong mabasa. Taong 2000 at grade 6 pa lamang po ako papadudot nung ako ay magkaroon ng cellphone. Padala ito ng aking ina noon na nasa ibang bansa, sa Israel. 12 anyos pa lamang ako ng mga panahon na ito papadudot at bibihira pa lamang ang merong cellphone at uso ang pakikipag-textmate. Nagkaroon ako ng kauna-unahang naging textmate na taga Bacolod at eto ay si Ate Daisy. Napakabait ni Ate Daisy at kahit nasa malayo siya, ay pakaramdam ko ay tinuturing niya talaga akong isang nakababatang kapatid. Nagpapadala ito ng daing na pusit at mga piyaya na iba-iba ang flavor na noon ko lamang natikman sa murang edad ko. Meron din ako mga iba't ibang pen at mga slam note at mga pictures ng aking Ate Daisy. Sa pagtungtong ko ng high school ay nakilala ko ang aking mga kaibigan na sina Kulin at Juna. Second year high school na kami nang may ibigay sa akin na number ang kabarkada kong si Juna. Sabi ko ay sino ito at bakit? Nakiusap siya papadudot na kung maaari ay i-textmate ko daw para alamin ko kung sino dahil palagi daw nagte-text ang number na yon sa kanyang ate na tila ba palaging nag-iinis at nangiistorbo. Nagdadalawang isip man ako at hindi naging interesado pero sa ngalan ng pagkakaibigan ay sinubukan ko po. Kaya pala naiinis ang ate ni Juna dahil bastos ito. Simula kasi papadudot ng miniskul ko ito ay palaging nagda-drop call at sinasambit ang mga bagay na napakabastos para sa isang babae na katulad ko. Mula noon ay hindi ko na muling tinangkap papadudot na i-miss call lalo na ang i-text ang bastos na yon. Mula nga noon papadudot ay may sumusulpot na bagong number at nagtitext ng mga malalaswang bagay. Nag-reply ako papadudot na kung maaari ay huwag siyang mambastos at huwag niya akong guluhin. Hindi na nga muling tumawag at pinagpapasalamat ko naman ang bagay na yon. Ngunit kinagabihan ay nakatanggap ako ng text at nagtatanong kung sino raw ako at ano ang pangalan ko. Ako ba daw ang tinext ng pinsan niya dahil ang sabi niya ay hiniram daw ito ng pinsan niya at sinabing may itetext lang daw ito dahil wala na itong load. Kumunot ang noo ko papadudot at muli ay nakaramdam ng pagkainis. Nakihiram pa talaga ng cellphone ang gagong yon para lamang maisakatuparan ang muling pangbabastos nito.
Nireplyan ko ito Papa Dudut at sinabi ko nga na ang mga tinetext ng pinsan niya ay mga bastos. Pagpasensyaan ko daw at nagpakilala siya na si JV. Pinalampas ko na lamang ito at kinaumagahan ay sinabi ko kaagad kay Juna ang nangyari. Ang sabi niya Papa Dudut ay kilala daw niya ang nanggugood time sa atin niya at si JR daw yon. Ang kapitbahay nila at yung JV ay malamang si Marlon Anya. Hindi ko na lamang ito pinansin Papa Dudut dahil wala naman akong interes pa sa mga taong yon. Dahil nga ako ang nauunang nagka-cellphone sa amin, nakagawian na ng aking mga pinsang babae ang hiramin ng cellphone ko para gamitin sa pakikipag-textmate. At dahil halos magkakaedad lamang kami ay pareho kaming nasa iisang eskwelahan. Second year ako at third year naman sila. Hinahayaan ko lamang ang mga ito Papa Dudut dahil sila naman ang nag-load sa cellphone ko. Andyan yung hihiramin nila habang nasa klase ako at kapag break time nila ay dinadaan nila ang cellphone ko sa aking classroom. May time pa na kapag wala kaming pasok ay dinadayo pa nila ako sa bahay para lamang makigamit ng cellphone. Itago na lang natin sila sa pangalang Kim at Joanna. Meron silang tigisang textmate at sa pagkakaalam ko ay parehong magkaibigan at magmula sa iisang lugar. In short ay may kanya-kanyang boyfriend sa text. At matapos nga nilang makipag-meet sa mga ito, ay doon na rin natapos ang pagpaparamdam ng dalawa. Nagkaroon naman ulit ng ibang boyfriend itong si Kim at tila ba nagkaroon ng LQ kaya ginamit ang cellphone ko para i-stalk ito. Nang wala na itong mapala ay binitawan na rin niya ang pag-asang magkakabalikan pa sila. Doon ay nagsuggest ang best friend ko na maghanap kami ng ibang textmate. At doon ko naalala si JB. Tinext namin ito at nagpakilala kong Grayshell, hindi ko totoong pangalan. Nagreply naman pero sa pagkakataong ito ay Marlo na ang pagpapakilala niya. Malamang ay ito na ang totoo niyang pangalan. Mabait naman ito Papa Dudut at parang nag-i-enjoy na rin akong kausap siya. Nakiusap si Kim na kung maaari ay siya na lang ang katextmate nito at marami naman daw akong katextmate pero hindi ako pumayag. Wari bang naging selfish ako ng panahon na yon? Dahil nga doon Papa Dudut ay nagalit sa akin ang best friend ko at saka nagtatampong umuwi na lamang sa kanila. Mula nga noon Papa Dudut ay naging masaya ako sa pang-araw-araw. Wari bang nahuhulog na ako kay Marlon? Lagi ko siyang naiisip saan man ako naroroon. Maski sa aking akademya Papa Dudut ay naapektuhan. Dahil habang nagtuturo ang guro ko ay wala akong inatupag kundi ang mag-text ng palihim. Masaya ako sa tuwing tumutunog ang aking cellphone at bawat tunog nito ay musika para sa akin. Bawat message niya ay inuulit-ulit kong basahin dahil nagpapakilig ito sa akin. Ilang araw din ang lumipas at nag-request ako sa kaibigan kong si Juna na kung maaari ay dalhin niya ako sa kanila dahil kapitbahay lang nito at gusto kong makita sana si Marlon. Dinala nga kami ni Juna sa kanila pagkatapos ng aming klase sa hapon kasama ang mga barkada namin at ang best friend kong si Kim. Nang mapadaan ang sinasakyang tricycle ni Marlon at nakasuot siya ng uniform, ay biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang masilayan ko siya. At wari noon ko lamang naramdaman ang pakiramdam na yon. Nangisip din ako kung pag-ibig na ba ito. Hindi siya gwapo pero masasabi kong ang lakas ng appeal nito. Appeal na nagpatibok sa inosente kong puso sa unang pagkakataon. Nang sa wakas Papa Dudut ay nakita ko na ang aking si Marlon ay nagaya na akong umuwi na kami pero hindi pumayag ang best friend kong si Kim. Ang rason niya ay pinagmumukha ko daw tanga yung tao. Naroon na kami bakit hindi pa daw ako magpakilala. Takot, Papa Dudut. Oo, Papa Dudut, yun ang totoong nararamdaman ko. Natatakot akong makilala siya o niya ako ng personal. Dahil baka pag nangyari yun ay hindi na magparamdam siya sa akin. Gusto kong ingatan ang communication namin sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng personal. Natatakot ako na baka hindi niya ako magustuhan at iwasan niya ako. Hindi ako kagandahan, Papa Dudut, at wala akong tiwala sa itsura ko.
Kahit na ba sinasabi ng mga tito ko sa amin na magpipinsan ay ako daw ang pinakamaganda. Payat, maitim at idagdag pa ang buhok kong halos gupit lalaki ang iksi nito. Kung meron mang nakakalamang sa akin sa lahat ng aking pinsan ay ang aking height. Matangkad kasi ako, Papa Dudut. Wala akong tiwala sa sarili ko bukod sa napakasimple ko ay para akong tomboy. Sakalang nakakapagpalda kapag sasamba at kapag naka-uniform. Lumaki ako, Papa Dudut, na ang tanging kasama ay ang aking ama at ang aking tita Jen na bunsong kapatid ni Mama na bata pa lamang ay nakikitaan mo ng pagka-lesbian. Nakikita ito sa paglalakad at asta niya. Musmus pa lamang ako nang mag-abroad ang aking ina. 1-year-old pa lamang ako nang umalis siya papunta ng Kuwait. Bumalik lamang ito, Papa Dudut, para magbakasyon ng isang buwan. Ako naman ay nasa kinder na at umalis siyang muli papunta ng Singapore at nagbalik na ito noong nasa grade 4 na ako. Sumubok din mag-abroad ang aking ama sa Saudi pero inabot lamang ito ng ilang taon, Papa Dudut, at umuwi ng Pilipinas. Mula noon ay hindi na muling umalis pa ang ama ko at siyang nakasubaybay sa aking paglaki. Dahil ang papa ko ay nakasama ko ay hindi ako natuto magayos bilang isang babae. Kahit hikaw ay wala sa akin. Kapag papasok ako ay okay na sa akin ang konting pulbos at kapag wash day sa school ay parati akong naka-islander na tineternuhan ng maluwag na shorts na lampastuhod at naka-tsaleko. Ang sabi sa akin ng best friend ko, kung papayag ako ay siya na raw ang magpapakilalang ako. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ideyang yon pero napa-oo na lamang ako, Papa Dudut. Dahil sa pagtambay nila Marlon sa isang tindahan na malapit sa amin ay nakatimbre sila. Na sila ang pakay namin, gawa na rin ng pabalik-balik ang best friend kong si Kim sa tindahan upang magparinig at wari gumagawa ng unang hakbang upang doon ay magka-ideya si Marlon na isa sa amin ay si Graciel. At ganoon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Pauwi na kami noon at naglalakad pero laking gulat namin ang sumunod pala ang mga ito sakay ng bike. At kasama ang isa pang lalaki at wari sa amin ang punta nila. At hindi nga ako nagkamali dahil ako ang nasa likod. Ako ang nilapitan ni Marlon, Papa Dudut. At nagtanong kung sino si Graciel. Sa sobrang kaba ko, napapautal na akong sumagot sa kanya, Papa Dudut. At naituro ko ang best friend ko na nasa unahan. Mula nga noon, Papa Dudut, ay nagbago na ang lahat. Nalaman ko na lamang na malayo na ang darating ng pagiging magkakilala nila Marlon at ng best friend kong si Kim. Palagi daw nakikita ang mga ito sa plaza, sa court at sa auditorium sa bayan. Nang panahon na yon ay fiesta at sunod-sunod ang activity sa plaza. Ako naman ay hindi malaya, strict ang papa ko kaya naman hindi ako pinayagan na makalabas lalo na sa gabi. Oo, Papa Dudut, sobra akong nasaktan sa mga nangyari sa pagpaparaya ko. Naging sila ng best friend ko na hindi man lang nalaman ni Marlon na ako ang totoong Graciel. Na nung una ay nagawa ko pa siyang ipagdamot pero sa huli ay sila din palang magkakatuluyan. Mula nga noon, Papa Dudut, ay nabuo ang barkadahan namin mula sa grupo ni Marlon at sa grupo naming mga babae sa magkaibang eskwelahan. Masaya ako at nakikita kong masaya ang best friend ko pero sakit naman ang dala nito sa akin. Noong umabot ang first anniversary nila ay hindi ko maiwasang masaktan nang makita kong niregaluhan siya ng singsing at hinalikan sa labi. Napakasakit, Papa Dudut, pero wala akong ibang makakadamay kundi ang sarili ko. Mahal na mahal siya ng pinsang ko, alam ko. Pero hindi nila alam na nagmamahal din ako ng lihim. Lumipas pa ang mga araw, buwan at naging third year high school na kami at fourth year naman sila Marlon at si Kim. Nalaman na rin ni Marlon na ako talaga ang Graciel, Papa Dudut. Nagulat man siya ay nakalipas na yon. Sa samahan namin ay may bagong nakilala at nakasama at nadagdag sa barkadahan. Ang saya ng mga panahon na magkakasama dahil nabuo ang grupo namin. Masaya kami, nagpipiknik sa ilog, tumotoma at kuminsan ay kung saan-saan kami napapadpad kakascroll. Nagpupunta sa bahay ng barkada basta may okasyon. Sadyangang ang pinakamasayang bahagi ng kabataan ay ang high school life na so exciting kaysaya.
Hindi maiwasan ang magligawan at magkaroon ng partner ang iba. Nagpaligaw na rin ako, Papa Dudut. At sa unang pagkakataon ng buhay ko ay nasubukan ko ding magkaroon ng boyfriend. Si Sherwin, ang laging kasama ni Marlon at best friend. Pero hindi rin nagtagal dahil nalaman ng magulang ko. Okay lang naman sa akin dahil sinagot ko lamang siya sa kadahilan ng kung asan siya ay alam kong nandun si Marlon. Selfish mang masasabi dahil nagamit ko si Sherwin, pero yun ang paraan ko para laging nakikita ang sinta ko. Napagmamay-ari naman ang best friend ko. Bukod kay Sherwin, Papa Dudut, ay may iba pang nagtangkang manligaw sa akin sa mga barkada namin. Pero wala na akong sinagot pa, Papa Dudut, dahil bukod sa wala namang nakapagpapatayo ng balahibo ko ay mahal ko pa rin si Marlon. Oo, Papa Dudut, mahal na mahal ko pa rin si Marlon. Dumating kami sa point na napapaaway ang grupo naming mga babae sa tagakabilang school dahil binuhusang kami ng halo-halo nang nakatayo kami sa harap ng auditorium. Sa hindi ko mawaring dahilan ay nagtataka ako kung bakit sinabuyang kami ng halo-halo. Hanggang sa pagtanto namin, Papa Dudut, na ang babaeng gumawa noon ay girlfriend pala ng isa naming barkada na noon ay boyfriend na rin ng isang pinsa naming si Joanna. Ang auditorium, Papa Dudut, ay napapagitnaan ng dalawang magkalabang eskwelahan, kaya naman kapag ng tatanghali na o hapon ay makikita ang dalawang klase ng uniform na tumatambay, dumadaan at gumagala dito. Sa galit namin, Papa Dudut, ay rumesba kami pagkatapos ng klase sa hapon. Kung sa kanila ay halo-halo, pues halo-halo din sa amin para patas lang ang labanan. Ang kaibahan lang, Papa Dudut, halo-halong mantika, tuyo, suka at pupo ng manok yon. At nangyari nga, Papa Dudut, ang resbakan dahil pagdating namin sa auditorium may halatang hinintay at pinaghandaan nila ang pagbabalik namin. Dahil ako ang napuruhan, Papa Dudut, ay ako ang nagsimula ng pagsugod. Ang sabi ko ay fourth year na kayo at third year lamang kami ay hindi namin kayo uurungan. Kahit presidente pa ang tatay mo, pero napahinto ako nang may humarang sa akin na lalaki at tinatanong kung ano ang nangyayari dito. Tinignan ko siya, Papa Dudut, at nabasa ko sa mga mata niya na parang may pagtatanggol sa babaeng nasa likod niya. May hawak itong nakarolyong papel at hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Si Jason, yun ang pangalan ng lalaking humarang sa akin. Siya ang barkada namin na lalaki na ang kapal ng mukhang nanligaw kay Joanna, pero may girlfriend pala. Hindi ko ito pinansin, Papa Dudut, at akmang sasabuyan ko na ng halo-halo ang maldita niyang GF ay saka pa lamang ito umiwas at umalis. At nagkagulo na nga, Papa Dudut. Sa bunutan dito, sa bunutan doon. Punitan ng uniform, tadyakan doon. Natapos lamang ang gulo nang may tumunog na wangwang ng pulis na galing sa munisipyo. Noon pa man, Papa Dudut, ay hindi ko na nakakausap si Jason. Nasa circle of friends ko siya, pero wala akong naaalalang kahit minsan ay kinausap niya ako. In short ay hindi kami close, Papa Dudut. Close naman kami ng ibang mga boyfriends namin, pero tanging siya lamang ang hindi ko kailanman nakakausap. Siguro ay dahil na rin sa ang kanyang kagwapuhan ay ilaga ko sa pakikipag-usap sa kanya. Medyo matangkad ito, moreno at singkitin. Hindi ata nakalinya ang level ng beauty ko sa standards niya. Pakaramdam ko kasi ay mga magagandang babae lamang ang kinakausap nito. Pues wala din naman akong pakialam sa kanya at wala din akong interes para kausapin siya. Dahil na rin sa close niya ang ibang mga barkada ay nakakarinig ako ng background kapag pinag-uusapan siya. Kesyo wala na raw sila ng GF niya sa kabilang school at ex na raw niya ito. Sa isip ko, Papa Dudut, ang pogi mo kasi kaya nilalabang ka pa rin ng ex mo. Mula nang mangyari ang gulong yon, Papa Dudut, ay bibihira na lamang ako makasama sa barkada dahil pinagbawalan ako ng aking ama. Sinisigurado kong nakaka-uwi ako sa tamang oras dahil mahigpit ang aking ama at ayaw na niyang ginagabi ako sa pag-uwi. Ganon pa man, Papa Dudut, ay may nakaalam ng sikreto ko sa lihim na pagmamahal kay Marlon. Walang iba kundi ang pinsang kong si Olivia. Minsan ay natanong niya ako ng ganito. Insan, ano sa tingin mo kapag tinanong mo ang isang tao kung mahal niya ang isang tao pero ngiti lang ang sinagot niya?
Wala akong pagdadalawang isip, Papa Dudut, na sinagot siya ng siyempre mahal niya insan. Kasi kung hindi ay madali namang sagutin ng hindi, hindi ba? Ibig sabihin, mahal ka ni Marlon insan. Nagulat ako sa tanong na yon at tinignan ko ang pinsan ko ng may pagtataka. Tinanong ko kasi siya pinsan kung mahal ka niya eh at ngiti ang sinagot niya. Netong nakaraan kasi palagi niyang hinahanap at tinatanong kung bakit hindi ka na sumasama o kapag wala ka. Bakit kapag sikim naman ang wala eh hindi siya nagtatanong? Napansin ko lang, dagdag pa niya. At doon nga, Papa Dudut, sa unang pagkakataon ay umamin ako at ikinuwento ko ang lahat. Noong nakilala kasi namin si Marlon ay wala pa ito sa grupo namin. Meron mang panghihinayang ay nasambit niya. Sayang insan, kayo sana no? Bakit naman ganun si Kim? At napatotohanan ko nga, Papa Dudut, nung tumungtong na kami ng 4th year high school ay nagtapat sa akin ang pag-ibig si Marlon. Graduate na sila noon dahil nauna sila sa amin ng isang taon. Wala na rin silang communication ang best friend kong si Kim mula nang umuwi ito sa Batangas. Sa pag-amin niya sa akin mula nang nalaman niyang ako si Graciel ay na healing daw niya na sana kami na lamang pero huli na at sila na ng best friend ko. Bakit daw tinuro ko siya? Sana kami at hindi sila. Mga tanong sa kahit sa sarili ko ay natanong ko din. Dahil nga doon, Papa Dudut, ay inamin ko na rin sa kanya na may espesyal akong namdamin at minamahal ko nga siya. Bago ko pa man siyang makita ng personal at sa loob ng 3 taong lumipas ay minamahal ko pa rin siya. Nabigyan nga kami ng pagkakataon, Papa Dudut, ngunit noong nasa first year college na ako ay naputol din ang lahat sa amin. Naghanap siya ng oras sa akin at dahil subsub na ako sa pag-aaral at natural na hindi pa ako marunong sa relasyon ay naputol ang lahat sa amin. Nakipag-cool off siya, Papa Dudut, at balikan ko na lang daw siya kapag may oras na ako. Hindi ako kumbinsido kaya naman ako na ang nagsasabing break na lang kami dahil hindi sapat sa akin ang dahilan niya. Dahil una sa lahat ay nagtapat siya ng pag-ibig niya sa panahong alam niyang nag-aaral ako at limitado ang oras ko. Sobrang sakit isipin na kung gaano katagal akong naghintay ay ganun din pala kadali ang relasyon namin na nakalaan sa amin dalawa. Lumipas ang 2 taon at natapos ko na rin ang pagiging associate ko sa aking kurso na computer science. Handa na akong sumabak sa hamon ng buhay at lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. At sa pag-alis ko ay nalaman ko, Papa Dudut, na ikakasal na pala siya. Habang nasa biyahe ay todo ang pag-iyak ko patungong Maynila. Mahal na mahal ko pa rin pala siya, Papa Dudut. Nasabi kong siguro nga ay hindi talaga laan. Sana ay maging masaya siya. Kasabay ng pagpahid ko sa mga luha ko ay siyang pagpatay ko naman sa damdaming halos 5 taong kong iningatan. Sa aking pagtatrabaho sa Maynila ay umuwi na rin ako sa aking probinsya. Paminsan-minsan, Papa Dudut. Malaki na rin ang pinagbago ng aking itsura. Naging maganda na ang hubog ng aking katawan, pumusyaw na rin ang balat at mahaba na rin ang aking buhok. Masasabi kong ibang-iba sa itsura ko. Noong ako'y nag-aaral pa lamang sa high school na tumboyin at ngayon ay dalagang-dalaga na sa edad na 23. Taong 2011, noong minsan nag-aabang ako ng bus kasamang aking ama pabalik sa Maynila, ay may napansin akong tricycle na dumaan sa tapat ko. Namukhaan ko kung sino ang sakay ng tricycle at nang mapansin nila ako ay agad silang huminto at nagsipagbabaan at maya-maya pa ay nasa harap ko na sila upang kumustahin ako. Ang mga barkada ko, Papa Dudut. Ang mga lalaking barkada ko na malalapit sa akin. Tuwang-tuwa ako at na-miss ko talaga sila. Doon sa malayo ay natanaw ko ang bukod-tanging tao na nanatili sa tricycle at tanging tanaw lang ang pinukol sa amin. Sa bagay nga naman, Papa Dudut, bakit siya bababa eh hindi naman kami close, hindi ba? Huli ko siyang nakita taong 2003. At ang lalaking yon ay kinalaunay magkakaroon pala ng malaking papel sa buhay ko. Tama kayo, Papa Dudut. Si Jason ay magkakaroon ng malaking bahagi sa buhay ko. Ang lalaking ni sa hinagap ay masusumpungan ko pala ang aking true love sa pamamagitan niya. Ang lalaking gaano ko man balikan ng masayang alaala naming magbabarkada ay wala ang presensya niya sa mga alaalang yon. 8 taon ang nakalipas at heto nagkita kaming muli.
Wala nga ng araw na yon ay nagparamdam sa akin si Jason. Hihingi daw siya sa akin ng number sa aming mga barkada dahil mula daw ng gabing yon ay pakiwari niya ay love at first sight ang naramdaman niya sa akin. Inabangan daw niya ang pagdaan ng aking sinasakyang bus at hiniling na sana ay masulyapan pa ako kahit bintana man lang ng bus. At pinagbigyan nga siya ng pagkakataon. Hindi daw siya makapaniwalang ako na yon. Ang pagkikita niya sa akin ay nagpabilis ng tibok ng puso niya sa unang pagkakataon. Ang pagkikita naming yon ay nasabi niyang ako na ang babaeng hinihintay niya. At ng gabi ding yon, ang babaeng tinatanaw niya ay isinumpa niyang mahalin habang buhay. Kitang-kita ko kung paano ang effort na ginawa niya sa mga walang humpay na pagtitext at pagtawag-tawag sa aking umaga, araw at gabi ay wala nga itong palya. Nung una ay nakaramdam ako ng pagkailang dahil ang taong kahit kailan ay hindi ko nakausap sa personal, ngayon ay nagpaparamdam ng espesyal na pag-ibig. May panahon na dumadalaw na rin siya dito sa Maynila, gaano man ito kalayo, masilayan lang daw niya ako. Andyan yung pareho kaming nagkakahiyaan sa tuwing magkausap, pero sa ngalan ng pag-ibig ay lakas loob si Jason. Mula nga noon, Papa Dudut, ay nahiling ko sa Panginoon na kung si Jason ang laan niya para sa akin, ay buksan niya ang puso ko para dito. At hindi nga ako nabigo, Papa Dudut, dumating sa point na pakiramdam ko ay meron na siyang puwang sa puso ko. Umuwi ako, Papa Dudut, na siya ang dahilan ng pag-uwi ko sa probinsya. Kapag dadalawin niya ako sa bahay namin ay conscious din ako sa harap ng salamin. Maging ang isusuot ko ay pinag-iisipan ko ng matagal. Gusto ko kasi ay maging maganda ako sa paningin niya. Kapag alam kong malapit na siya sa bahay ay mabilis ang kaba ko. At higit nang makita ko na siya ay nararamdaman ko ang kilig sa puso ko. Pagkatapos ng masayang tatlong taon ng relasyon, ngayon, Papa Dudut, ay 5 taon na kaming mag-asawa at biniyayaan agad ng isang anak na babae. Ilang taon man ang nakalipas, ramdam ko pa rin ang pagmamahal ng asawa ko na kailanman ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pinagmamasdan ko ang papel na hawak ko. Sa pag-ayos ko ng mahalagang papeles namin ni Jason ay nakita ko ito, natatawa na lamang ako sa tuwing nakikita ko ang mga bakas ng mantsa na natalsikan ng pinaghalong toyo at mantika. Kasabay kasi ng pagsabi ko sa babaeng nasa likuran niya ay natalsikan daw ang hawak niyang papel na kakukuha lamang niya sa munisipyo. Ang kanyang birth certificate, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang aking kwento ng pag-ibig at naway, isa rin po ito sa mga mabasa mo. Hindi man ito kasing ganda ng kwentong napapadala sa iyo, gusto ko lang ma-emphasize ang salitang tanhana. Kapag tinadhana, ilang taon man ang lumipas, gaano man kayo paglayuin ng pagkakataon, paglalapitin pa rin kayo ng taling nag-uugnay sa inyong dalawa. First love versus true love. Parehong nagbigay ng pagkakataon para maramdaman ang pagmamahal sa magkaibang panahon at pagkakataon. Sa aking first love na sa buong panahon ng aking kamusmusan, ay natutong magmahal ang aking musmus na puso sa unang pagkakataon. At sa lahat ng panahon ng kabataan ko ay ikaw ang nag-alalang minsang naging parte ng buhay ko. Sa'yo, aking true love, hindi man naramdaman sa'yo ang unang pagmamahal at unang nagpatibok ng puso ko ay nababatid mong sa'yo. Sa'yo ko nilaan ang puso ko. Sa huli, dahil sa'yo ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng totoong pagmamahal. Wala man tayong masayang alaala noon, yun ay dahil nakatadhana tayong gumawa nang maraming alaala na magkasama at hindi kailanman matutumbasan ng ano paman at aalalahanin habang tayo ay nabubuhay. Lubos na nagpapasalamat, Nette. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut.
Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.